Ray, pwede rin so. Sige. Ano kaya? Ano yun? Kumuha tayo ng part 1. Ayan. Ayan ang 1, diba? Tapos kumuha ng 2. Diba? Mm-hmm. Kaya lang nangyari dyan, hiniwayin dyan eh. Napunta yan dyan. Backtrack yan eh. Nag-backtrack tayo, diba? Teka, hindi makita ng mga audience. Ayan. Teka. Ayan. Diba? So 1, nag-rewind. Diba? So ngayon, ito ngayon ang 3. Yung future, yung present pala, yung kasalukuyan, okay? So ngayon yan, okay yun? Okay. Okay. Tingnan, tingnan, tingnan. Ito na ba yung akin? Wow! Ganda! Detalyadong detalyado. Ayos yan ah. Pero dapat ganda yung kinokolekta mo. Although maganda siya, pero ito realistic na realistic. Urig na urig. Ito sa bagay, lahat naman natin na dito sa Great Toys ay original. Pero iba pa rin to eh. Kita mo, umiilaw rin yan. Tsaka detalyadong detalyado siya, di ba? Ito sa bagay, sa mga ganda rin ako nagsimula. Malay mo, pagdating ng araw, lalaki ka rin. Makakabili ka rin ng mga ganito. O paano, Sel Mabs? Dating gawin, pakibalot na to ha. Yes sir, no problem sir. Thank you very much. O paano bro? Good luck sa'yo ha. Pumayag ka agad!
Sige, pero gym mula ulit tayo. Gym. Pwede? Okay. Pagod ako. Sige, go. Ito lang ako. Nothing. Ah, Nana! O, ano mga nabili nyo? Ah, Nana! Ito kaya, bumili yung bagong watch, tsaka new shoe. Ako kuya, damit, tsaka mga accessories. Damit ka ng damit, mukha ka ng damit. Mukha kong damit, mukha kang sapatos. O, oh, yes, sorry. Ayun na naman kayo. Kayo talaga, parang yung aso't pusa, hindi kayo magkasundo. Akala ko ba, ikaw ninyo, gusto mo ng kotse? Ikaw ay na, gusto mo ng pagnegosyo? O, ano mangyayari pagka gas kayo ng gastos? Eh kasi kuya, sale. Kuya. Tsaka mura. Napilitan kami bumili. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, pag meron kayong mga pangarap sa buhay nyo, kailangan maging tapat kayo sa pangarap nyo. Halimbawa, sweldo kayo, di ba? 1,000, 2,000, kahit ganun lang kaliit yan, kung buwan-buwan iipunin nyo yan, lalaki yan. Magiging 10,000, magiging 15,000. Ngayon, ganun to. Dati ngayon yung mga sales sa SM, yung mga sa Robinson na ganyan, 70% off. Yung mga pantalon mo ngayon, kung dating 3,000, magiging 500 na lang. Ikaw naman ngayon, paalokan ka ng iPhone plus 6, 6 minus na ganyan. Di ba? Na magkano sa mall? 40,000. Bibigay 15,000. Siyempre, bibili mo naman. Pero kung isipin mo, hindi naman talaga yun yung totoong pangarap nyo eh. Di ba? Kaya dapat, maging tapat kayo sa pangarap nyo. Na kahit anong mangyari, yun lang ang bibili nyo. Yun lang ang pagtutuan nyo ng pansin. Para lang ma-fulfill nyo. Hindi yung, ay, may nag-sale, ay, may gano'n, bibili nyo agad. Di ba? Tandaan yun. Maging tapat kayo sa pangarap nyo para maabot nyo. Hindi yung laging pagka mayroong bago, mangyayari niyan, eh, tatagal ng tatagal bago nyo makuha yung totoo nyo pangarap. Ganun lang yun. Okay, diba? Tandaan nyo, dreams into reality. Kailangan yung mga nangyayari sa palabas, eh, nagagawa nyo sa totoong buhay. Ulitin ko ha, dreams into reality. Yung mga bagay na napapanood nyo sa palabas, ay nangyayari sa totoong buhay. Ganyan yan. Anana! Ano ba nangyari? Hindi ko nga alam ba eh. Wala tayong siraan. Ito kasi pinag-drag mo eh. Ito po ang mekanik ko. Abe, mauna ako sa museo. Masa na itawag ko ha? Okay? Na. Oras. Ay, wala. Lobat na ako. Ikaw bro, ano oras wala, na? Wala akong relo. Pampihira naman, wala kayong mga relos. Ako na ba kaya? Oo, oh, ito na. Nagmamadali na nga ako. Sige na, sige na. Malapit na ako, malapit na ako. Sige na, sige. Bye! Miss, excuse me. Ano oras na? Anong oras na? Pagkatapos ano, tatanungin yung pangalan ko. Isusunod mo yung cellphone number ko. At pag nakuha mo na yung cellphone number ko, magsesend sa akin ng codes. Pagkatapos, magiging textmate tayo. Magchichikahan, pagkatapos, liligawan mo ako. Pag niligawan mo ako, sasagutin kita dahil nainlove ako sa'yo. At pag tayo na, bubuntisin mo ako. At pag buntis na ako, magbababae ka. Pagkatapos, lolokohin mo ako
Ano nangyari, tol? Oras na mo! Wala nga kasi forever, sabi ko sa'yo eh. Yun ang napapala mo eh. Ano? Hello, boy! Siraan ako eh. Asa ka na ba? Ang bihira ko. Oh. Ayan ka na naman eh. Puro ka na ng panchichiks eh. Busang masarap, nandung ko eh. Paano yan? Okay lang yung part 3 na to. Part 3 na to. Oo. Ano, papalitan na lang kita. Sige, bahala ka. Nagkasa kayo? Nag-aalala-alabang? Hindi. Forge Park tayo eh, ha? Forge Park. Nakaka-active ba kayo? Sabihin nyo nga. Yeah! Yeah! You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Ba't ikaw pa? Eh, kung magre-reklamo ka, palit tayo dito. Masagasaan ka. Palit. Ba't naman tayo masagasaan? Sa tabi tayo. Eh. Tsaka ang dahi mong arte. Puso mo lang yung mo kasi may... Oh, ikaw maghawak. Ikaw maghawak. Ikaw naiinitan eh. Eh. Alam mo na lang, kailita ka. Alam mo ba ikaw, ang dami mong arte eh. Hahawak ka lang ng payong kalalaki mong tao. Alam mo, ang dami mong putak eh. Para kang manok. Putak ng putak. Alam mo ba, napakayabang mo. Nakakainis ka ka. Andito lang tayo, ang dami pa rin dadak. Bakit ka ba nangingilab? Bahala ka sa buhay mo. Anak ng baluga, oh. Pambihirang traffic to. Di na nagbago. Yung maliit na kalsada, pinapalaki. Yung malaking kalsada, pinapaliit. Kaya nagkakaganyan ng kalsada natin, eh. Lagi nagkakaabirya. Tignan mo. Tignan mo. Tignan mo yung pulis na yon. Kaya nagkakaroon ng traffic. Hinuhuli. Kahit walang violation. Ang bubuhaya. Yan bang tama? Kaya tayo, ganito. Ganito sistema natin. Puro traffic, puro traffic. Wala na nagbago. Anak ng putik. Anak ng goto. Anak ng tipaklong. Woo! Malas. Grabe yung traffic. Ano, ano? Oo nga. Alam nyo, yan traffic na araw-araw na yan. Nagsawa ako dyan eh. Nagsawa ako ng karereklamo kaya ginawa ko. Pinuri ko. Train traffic. Ayos traffic. Pwede na ako makapag-text sa misis ko. Pwede na ako makapag-text sa mga anak ko. Pwede kong matawagan muna yung mga mahal ko sa buhay. Pwede akong makapag-isip ng mga bagay na pwede ko rin mamaya ng gabi. Kasi ano naman, no? Yung traffic naman yan, eh, lumaki tayo kasama na yan. At pakiramdam ko sa mga susupan dekada, nandyan na yung traffic na yan. Hindi naman bago yan. Pero pag tayo, sa loob natin, eh tayo yung nagbago ng pamamaraan natin, tayo yung nagbago ng kimpi ng init ng ulo natin, eh malamang may mababago. Malamang, sa dami ng traffic na awuti mo dito sa mapaligid, eh, kalmado ka at masaya. Kasi ganoon din naman, Manong, eh, kahit mag-add ka ngayon, hindi naman tayo maandar, traffic na rin. Umandar man tayo, ganoon pa rin, di ba? Piliin mo lang, Mano, maging masaya. Kaysa tayo magreklamo, pasalamat na lang tayo at may traffic at meron pa tayong hanap buhay. Kumita man ng maliit, ayos lang. Importante, masaya tayo kada araw. Kaya pag ganyan traffic, Mano, ilagay mo lang kayong sa dibdib mo, sabihin mo, okay lang yan. Okay mo? Okay lang yan. Dahil kahit naman magalit ako at sabihin ko, anak ng siomay! Anak ng tokwa! Anak ng baluga! Ganun pa rin eh, hindi naman tayo maandar eh. Wala naman nagbabago. Kaya piliin natin maging masaya, kesa magreklamo tayo, eh pala natin ang masaya. Kuya, taba? Yung tinian. Tama, pare. Irap mo! Sponsor natin yan eh. Yo! Boys!
Boys! Boys! Boys! Aba! Anip! Ito na naman tayo eh. Now that's my tambay. Yan ang mga gusto sa kanya eh. Para, ba't ba kayo nandito? Trabaho, di ba? Break time? Bago siyang bumagin sa trabaho. Anong oras na eh? Hindi na, ako na. Nakakaya naman siya. Ako na. Ako na. Hige na. Chupi na. Saka yung magaling eh. Anip pa. May pa-juice-juice pang nalalaman. Siyempre, dalim mo yan. Alangan namang inumin mo rin yan, di ba? Sige na, ako na mag-aayos dito. Nakakaya naman si... Okay. Hello? Ah, oh, Mr. Sobel. Yes, yes. Hi, good morning. Another million. Another million. Yes, I'll sign the contract. I'll be there. Yeah. Ano pa yun? Kumakulang ako yan? I am Groot. Balik!
Pwede na yan. Lige na. Lito tayo. Uy, girl. Tignan mo itong dalawa. Ano meron? Mag-jowa. Nakaka-imbierna. Tignan mo yung picture nila. Picture sa may kabayo. Di ba lang sumakay? Di ba nakakainis? Nakakainit tayo mga ganyang tao eh. Hindi ko alam bakit may mga ganyan. Nakaka-imbierna. Ay, nako. So, ay, delete yan. Tignan mo itong mag-jowa na to. Ano? Sumakay sa kabayo. Di ba mga mukhang tanga? Nakaka-imbierna. Nakakainis! Diba? Ang litlit ng kabayo para sakyan pa nila. Oo nga. Diba? Di na naawa sa kabayo. Nakakagigil. Tingnan mo itong mag-jowa na to. Manakakainis. Ano mo yung lalaki nakasakay? Yung babae iniwan sa baba. Di man lang sinakay. Diba nakakaimbierna? Nakakaloka naman yan, girl. Nakakainis. Tingnan mo yung tsura nila. Po. Diba? Mukhang silang tanga. Nakakainis yung lalaki iniwan yung girlfriend niya sa baba. Tingnan mo itong mag-jowa na to. Yung babae sumakay, hindi man lang inalayan ng lalaki. Manakakainis sa akin, Bierna. Tapos yung lalaki, naiwan, pwede namang sumakay din. Oo, diba? Ma. Yung ako nang ganyan, nag-post sa FB ng mga itsura nila. Tingnan mo yung babae, kala mo kaganda ka to. Tingnan mo itong mag-jowa. Tingnan mo itong mag-jowa. Tingnan mo itong mag-jowa na to. Kahit na anong gawin mo sa buhay, kahit anong question mo, may masasabi at masasabi pa rin ang tao sa'yo. Kaya tigilan mo na isipin kung anong isipin na sa'yo. Importante, tuloy mo yung pangarap mo, ituloy mo yung buhay mo. Ganyan lang yun. Alam mo dapat kayo ni Ayla, magkasundo mo kayo, dapat wala kayong pag-aaway. Hindi, Kuya. Naumuro na sa'kin ang Ayla yan. Oo, oh, tama na. Dapat suwabi lang. Dapat chill lang. Dapat kung gumawa ng kapayapaan para sa magkaayos na kayo. Ganun kaya? Suwabi lang. Suwabi lang. Suwabi lang. Yan, ganyan. Hello? Hello? Hello, Yaya! Si Sam mo ito! Na-aksidente kami! Punta ka sa kwarto, kailangan namin ng pera! Asus! Budol-budol! Ha? Anong budol? Si Sam mo nga ito! Pumunta ka sa kwarto, kumuha ka ng pera sa drawer! Asus! Alam ko na yan! Di mo ako maloloko! Budol-budol! Ha? Si Raulo ka ba? Si Sir mo nga ito. Kailangan nga namin ng pera eh. Hoy! Mas si Raulo ka. Alam kong hindi ikaw si Sir. Hindi Yaya tawag sa akin, Sir. Ha! Bakit? Ano ba tawag siya ng Sir mo? Cupcake! Patay, bulilyaso. Tara na, hanap na lang tayo, Barakit! Huwag kang tatablay. Mali.
Yes, ma'am. Pwede po ako mag-piso? Sure. Thank you. Ako na, po po. Thanks, thanks. I miss you. Formal. I love you. What? Oh, aga. Pwede ba tayo mag-meet? Wait, let's have lunch. Hindi, dapat medyo... Let's have dinner. Wait, dapat magpakipot muna tayo. Sunduin kita mamaya. Thanks for the like. Ito po, obvious. Magkaman. Ganda ng Iron Man, no? Gusto ko talaga maraming mga Iron Man. Maganda, di ba? Oh, asan yung kasama mo? Yun kuya. Tulog pa hanggang ngayon. Nag-tweet kasi kagabi. Oh, ba't di mo sinasabihan? Sinasabihan ko nga yung kuya. Alam mo kuya, minsan, yung mga kaibigan, hindi mo na kailangan payuhan eh. Yung iba kailangan mong batukan para lang matauhan. Oh, hugot yan ah. Siyempre, hugot king tayo eh. Hugot king ka? Oh. Hugot king ka pala. Teka. Bahala dyan. Kabahan ka na! Naniwala ka ba isa lang ang Diyos? Ba't may extra Diyos? Katawan ng siyuta mo, mas hot pa sa summer. Pero ang itsura, mas pangit pa sa snatcher. Yo! Pero sarili kong pera ang iyong... Budoy, aba! Bakit? Ale! Aw, budoy! Yo! Pangit ka ba? Sumagot ka! Tinatanong kita, pangit ka ba? Umami na! Now watch me, nene. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nene. What me do? Now watch me whip. Otol! Napaano ka? Nangyari. Ha? Ha? Ano natin pag-usapan yan? Bad trip na nga eh. Napaano ka nga eh? Halata. Baso. Bawo mo. Nakikita nyo ba yung kanal na yon? Ako hindi! Umliligaya ka sa piling ng iba.
kwento ngayon yan. Paano tatanggalin yung laman ng baso na to, yung tubig, sa ibabaw, na hindi nyo hahawakan yung mga baso? Ang hirap yan. Kaya mo. Dahil lang yan. Boys! Si Boris din. Boys! Ay tayo dyan. Tambay mode na naman tayo. Ano na naman kalukuhan to, mga katoto? Kasi sir, ano? Ano yan? Chalice na... Paano mo iaalis yung tubig sa loob ng baso na hindi mo inawakan yung dalawang baso? Tanggalin ko yung tubig. Sir. So sa akin mo pinapagawa? Eh, sir. Kaya mo, sir? Genius. Ilancho. Okay, watch me. Diba sa mga hari na utak niyo? Hindi ko pwede awakan. Hindi pwede. Okay. Kaya naman tanggalin. Kaya ko to eh. Kaya ko to. Oh. Watch, watch. Watch ha. Looking. Plata! Diba tanggal? Tanggal siya, pre. Hindi ko kasi inaaksi yung mga panahon ko sa mga ganyan. Walang kwentang bagay. Hindi tayo yaman dyan. Atos lalo wala kayong kinabukasan sa ganyan. Bahala kayo dyan. I sign contract. Millions. Ang oh, oh, ganyan oh. Okay, okay oh. Turo ko kayo ha. Okay. Ganito yan. Tatanggalin ko yung tubig sa loob nang hindi ko hinahawakan yung baso. Oh, siyempre, siyempre, ganito yan. Kailangan nyo gumamit ng straw. Magic ba? Straw. Yan nyo ha. Wow! Galing oh. Yung pala yung... Galing doon oh. Wow! Wow! Galing mo kuya yun. What a genius! That's a real genius. Hindi ko hinawakan yung mga baso na yan, di ba? Pero tanggal ko yung tubig. Ayos, magagamit mo yan po yung astig. Saksabot din ang... Bago ko natutunan. Ayos, ang galing. Rakit. Kuya ko talaga. Yossi muna, Yossi. Tara, tara. Teka, teka, uy. Oh, yan na naman. Oh, Yossi. Yossi. Nakakailang Yossi ka kada isang araw? Anim, kuya. Anim, ikaw? Apat po. Apat. Halimbawa, ganito na lang. Sabihin natin, nakakatatlong Yossi lang kayo kada araw. Tatlong Yossi kada araw, 90 Yossi yan, kada isang buwan. Diba? Diba? At 1,080 Yossi yan, kada isang taon. Diba? Magkano isang Yossi ngayon? 4 piso. 4 pesos. 4 pesos ang araw, magkano? Tatlong Yossi, 12 pesos. Sa isang buwan, 360 pesos. Sa loob ng isang taon, 4,320 pesos. Diba? Sayang din, diba? Pero ganito nangyayari. Sa katawan mo, wala pa nangyayari. Kunti pa lang. Kunti pa lang. Pero halimbawa, gawin tayo, 10 taon na. Nag-Yossi ka na. Nang 10 taon, tatlong Yossi lang kada araw. 10,800 Yossi sticks ang hit ng iyong katawan sa loob ng 10 taon. Marami na. Sa pera naman ay 43,200 pesos. Malaki na, di ba? Yung amount na yan, yung halaga na yan, minsan hindi naiipon yan ng mga mahihirap. Namamatay silang walang ganyang pera. Pero yung hit nilang Yossi, doon na invest lahat. And here's more. Ito na yung tarang, yung sorpresa. Sa baga mo, lumaki na siya. Pwedeng may lung cancer ka na. Yung TV, lumaki na sa katawan mo. Ubo ka ng ubo, di ba? Yung mga nikotin sa iyong ipin, mas dumami na yung tartar, yung bad breath, di ba? Ganyan yan. Yan ang nagagawa ng Yossi na to. Di ba? Yossi pa. Alam niyo tayo mga Pilipino, matigas ang ulo natin.
pag sinabi sa atin bawal, pag sinabi sa atin huwag gagawin, yung paggagawin natin. Diba? Halimbawa, sabihin ko sa inyo ngayon, huwag niyong isipin ang pink elephant. Oy, huwag niyong isipin ang pink elephant. Huwag niyong isipin ang pink elephant. Kayo dyan, ha? Huwag niyong isipin ang pink elephant. Oh, nakita niyo na, tigas ng ulo niyo. Diba? Ayun, tigas ng ulo niyo. Pag sinabi sa inyong huwag at bawal, yung pag ginagawa niyo. Diba? Ang titigas ng ulo niyo. Hey! Hirap makahanap ng trabaho? Tara, maghanap tayo. Ito, man. Baka meron dito, man. Diyos ko po, taktan yung mga mata namin. Diyos ko po, taktan yung mga mata namin. Gugutom ako eh, ah. Gugutom ka? Pag ako nagugutom, kain dila. Akong bahala. Tara, sumama ka sa akin. Dalawang kanin. Tsaka dalawang soft drinks. May pera ka, ha? Bahala sa'yo, Ming. Bahala dito. Okay na. Unahin mo muna yung dalawang tubig. Ming. Buna tayo. Sama mo muna ako. Tara. Ha? Ang bala. 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 Paaw nga siya! Tawag mo yung manager mo! Ay, kami. Ang galing mo, ah. Madiskat ka, matyado. Kain na gamin. Kain pa yun. Kain yung manager ka, ah. Kaya naman, umusog ka nga doon, ang sikip. Ito na. Aga-aga, sumit mo na naman. Pumunta ka dito para mangasar. Ito na. Sa akin to ah! Parang nakuha! Naalala mo ba yung mga panahon na...
Oh, naalala mo na. Bati niya tayo. Friends. Sarap pangarap, no? Alam mo,
napakaganda ng buhay. Ang ating tindihin na tutunawain na ang problema kung sa pagkumahin natin ng mga kailangan sa pagkakon. Mga bagay na ito na lagi natin na nagkakapalang kasunayan tayo at nanghirapan tayo pang ito. Alam mo yan? Siyempre! Part 1 kayo yun. Ang galing mo ah! Medyo napawin na ako. Part 4. Part 4 agad! Tayo oras eh! May ganun yan! Part 4 na agad! Patay talaga tayo dito mga ihot iha. Tingnan yung mga datingan nyo. Mukhang ka-acceptable, acceptable ba yan? Parating na ang Big Boss, pati si Madam Vice, parating na. Ganyan ang mga itsura nyo. Look, 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 look. Ayos tayo. Ayos. Dito ka, Brad. Atras ka, kapal ang foundation. Abunin ka ng plancha mamaya, sinasag. Oh! Nakakuha mo pa mag-selfie dito. Ano to, Victoria? Victoria? Akin na yan, cellphone mo, iho. Wala ka talagang kwenta. Suki ka, dung. Suki! Dito ka sa likod. Kinatawa-tawa mo dyan. Dyan ka. Sige pa. Sige pa. Dyan ka lang ha. Akin naman itong cellphone. Please lang, pakiayos ang mga itsura nyo. Hindi ko kaya to eh, mag-isa. Parating na si Big Boss, Madam Vice, so kukol muna ako. Copy? Copy. Good. Dyan muna kayo mga alipin. Madam Vice, as you can see, ayos na ayos na sila. Ako ang nag-arrange niyan. Kanina medyo hindi presentable. Pero under my supervision, kita mo naman, ayos na ayos lang. So, curious lang ako, Madam Vice, padating na ba si Big Boss? Eh, tinatawagan ko, hindi ko ma-reach, pero I'll try again. You have to contact him again. Okay. Mahirap ang signal ata dito. Madam Vice, I will go outside, call and call again para ma-start na natin activity. Make it pa. Yes, I will po. Sige po, Madam Vice. Thank you for coming, guys. Be prepared. Sir, welcome, sir. Guys, oh my God, let me introduce to you to our CEO President of the conglomerate of the Yexcel Industries, Mr. Yexcel Sebastian. Our big boss is here. Hindi, siyempre, gusto kong pasalamat sa inyo, sa bawat isa sa inyo. Siyempre, kung wala kayo, wala namang Yexcel na nangyari. So, thank you. Palakpakan niyo po yung sarili niyo. Thank you sa inyong hard work. Salamat sa tiyaga, sa walang sawang pagtrabaho sa ating kumpanya. Lahat to ay tinatago kong utang na loob sa inyo. So, thank you. Sa buhay natin, siguro lagi lang tayong magtiyaga sa ginagawa natin. Yung mga simpleng tampuhan sa bawat isa sa inyo, tanggalin nyo yung mga simpleng chismisan. Kasi pag lumaki yan sa puso ninyo, magiging mahirap sa inyo yung trabaho. Okay? So, lagi kayong maging masaya, yung simpleng pagbibigay nyo sa bawat isa, palakihin nyo para hindi maging impyerno sa inyo yung bagay na ginagawa nyo. So, yun lang yung technique. Maging lagi kayong magdala sa Diyos, na lagi kayong gabayan sa mga bawat ginagawa nyo. And kung meron man sa plano nyo na hindi pa natutupad ngayon, okay lang yan. Tandaan nyo. Dahil, lagi nyo isipin na merong nakahanda na mas maganda ang Diyos para sa inyo. At meron din siyang bagay na kinukumpuni sa loob nyo. At in the future, kapag inabot niya sa inyo yung bagay na minimithi ng puso niyo, mapanghawakan niyo mabuti. Yun lang yung technique. Alam niyo, natutuwa ako kasi nakikita ko yung sarili ko sa inyo. At the same time, meron akong kwento. Minsan sa buhay natin, may mga bagay kang pinaplano, may mga bagay kang ginugusto sa buhay, at hindi mo nakukuha. Okay lang yan. Ulitin ko ulit. Okay lang yan kasi merong mas magandang plano. Meron akong isang kwento. Meron isang lalaki, sabi niya, sir, excuse me po, mag-apply ako ng janitor. Ang sabi sa kanya nung lalaki, okay lang, tanggap ka na, you're hired, sabi sa kanya.
Ano sabi ng lalaki? Ah, talaga po, maraming maraming salamat po. Ano ba kailangan gawin ko? Ah, wala problema. I-email mo na sa akin yung by date mo and everything, etc., etc. Sabi ng lalaki. Ah, ako sir, email? Wala po ang email eh. Wala kang email. Opo, wala po ang email. Eh, alam mo, sa panahon ngayon, ang taong walang email eh hindi na nag-i-exist. Sabi niya. So, pasensya ka na. Hindi kita matatanggap. Yun ang sabi niya. Ngayon, dalungkot yung lalaki, lumabas siya ng pinto. Tapos, napaisip siya, ang sakot naman ang buhay, tanggap na ako. Tapos, hindi pa natupad kasi nga wala siyang email. Paglungkot niya ng bulsa niya, meron siyang 300. Uwi ako, pamilya ko ngayon. Meron akong dalawang anak, nagugutom. And, kailangan kong maghanap buhay. Ang ginawa niya, yung 300, pumunta siya ng palengke, bumili siya ng kamatis. Bumili siya ng kamatis. Ang ginawa niya dun sa kamatis, isang plastic, nag-door-to-door siya ng kamatis. Binenta niya sa bawat isa. Bahay-bahay. Sa madaling kwento, yung 300 niyang kamatis, na ibenta niya lahat nung hapon na yon, na doble. Naging 600 pesos. So okay, di ba? Umuwi siya ng bahay, napakain yung pamilya niya, yung family niya. So kinabukasan ulit, ganun nangyari. Umuwi siya ulit ng kamatis, benta niya sa mga bahay, kumita siya ulit. Dumoble ng dumoble. Umabot isang buwan, gano'n siyang kariton. Umabot ang ilang buwan, nakabili na siya ng maliit na sasakyan. Umabot ang taon, nagkaroon na siya ng truck. Umabot ang ilang pang taon, ay isa na siyang malaking food company na nag-deliver ng mga pagkain. Dumating ngayon pagkakataon, interview siya. Sabi niya, sir, pwede mo may interview pa sa magazine. Okay lang, sir, no problem. Sir, ganito, et cetera. Napakagaling niyo po, ganito. Ganito na mga ginawa niyo sa buhay niyo. Pwede ba kayo mag-share ng mga pwede nyo masabi? Ganyan ang sinabi niya, maging okay lang tayo palagi, manatili tayo mabuti sa trabaho natin, maging tapat tayo, at magliko tayo sa Panginoon para gabayan tayo. Sabi niya, yes, sir, thank you, sabi nung nag-interview sa kanya. Ang sabi sa kanya nung sir, okay lang ba makukuha yung email niyo? Kasi kailangan ko po para doon sa email po namin sa inyo. Ang sagot nung mayaman, pasensya ka na, wala akong email. Sabi naman nung nag-interview, grabe, sir. Ibig sabihin, naabot niyo yung posisyon na yan nang wala kayong email. Paano pa, sir, kung may email kayo? Ano na po kayo ngayon? Ang sabi niya, janitor. Isipin niyo, ha? Kung meron siyang email nga naman, janitor pa rin siya ngayon. So minsan sa buhay natin, pag may mga bagay na nangyayari sa buhay niyo na hindi niyo maintindihan ngayon, okay lang yan. Sabihin niyo mo sa puso niyo, okay lang yan. Hawakin niyo niyo, sabihin niyo, okay lang yan, dahil laging merong inihanda ang Diyos na mas better para sa'yo. Okay. Yan ang post natin. Palakpak, ha? Madam Vice, hindi ko talaga makontak si Big Boss. Kanina ko pa tinatawagan eh, wala pa rin dito. Suki ka na naman. Ito kasi pinakapasaway dito, Madam Vice. Talagang pinamakulit, halos walang ginagawa. Kanina nga nag-selfie-selfie pa eh. Dapat dyan, galito. Alis dyan! Alis dapat dyan. So, ikaw na bahala magsisanti dyan, Miss Vice. Ha? Tawagan ko muna si Big Boss and I'll be right back, okay? Promise! Right. Alam mo palagi kung hindi ka masagot ng boss mo. Bakit? Eh, sino may telepono niya eh? Bye! Wala maaari ka. Ano yan? Anong ginagawa niya dyan? Pag nalaglag niya, nasira yun ako, hindi niya mababayaran ang payroll niya. What? Ano ba, Bilya? Bilya kayo? Hindi ba kayo makapanood dito, Chupi? Big Boss! Sino ko pala yan eh? Madam Boss! Big Boss! Sino ko pala, guys? Si Big Boss! Madam, si Big Boss! Big Boss! Big Boss! Big Boss! Yo! Big Boss! Ay! Big Boss nga pala! Big Boss! Yun si Big Boss natin. Kilala nyo na. Ako matagal ko na kilala.
Joke lang, mapagbiro nga ako eh. Ang buhay mo ay hindi katulad ng buhay ng iba. Kung may mga bagay na hindi nila kinaya at naabot para sa sarili nila, ay hindi ibig sabihin nun hindi mo na rin makakaya at makukuha. Tandaan mo na iba ka. Paniwalaan mo na binuhay ka ng Diyos para sa pangarap mo na yan. Yung bagay na halos hindi ka na pinapatulad sa sobrang excite. Yung bagay na malalalim na idea pumapasok ng kusa mag-isa. Yung bagay na nagbabaga sa puso mo. Kaya huwag mong hayaang mamatay ang apoy sa loob mo. Huwag mong hayaang nakawin ng iba ang mga bagay na maliwalag sa isip at puso mo. Kung saan ka magaling at masaya, yan ang pagtuunan mo ng oras. Basta alam mong tama at ipupuntahan, huwag kang ihinto. Tandaan mo na hindi lang ikaw ang taong napapagod. Hindi lang ikaw ang taong umiiyak. Hindi lang ikaw ang taong nagreklamo. Pero gusto kong malaman mo na maswerte ka. Maswerte ka dahil buhay ka pa. Buhay ang Panginoon at narinig mo ito ngayon. Walang taong matagumpay ang hindi nadapa. Lahat ay nadapa ng paulit-ulit-ulit. Pero bumangon sila, kaya bumangon ka. Kahit sino pa ang humadlang sa'yo, huwag kang ihinto. Dahil minsan, kahit sino o kahit mga magulang natin ay hindi eksaktong alam ang mga kabuti para sa atin. May pagkakamali din sila. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng pinakatama sa buhay mo at ikaw lang ang nakakaalam kung saan ka mismo at eksakto magiging masaya. Nag-iisa ka, te. Nag-iisa ka, tol. Wala kang eksaktong katulad. May taglay kang pambihira. Iba ang sira ng ulo mo. Iba ang pagkalupit mo. Iba yung pagkapraning mo. Iba yung pagkabaliw mo. Kaya mas galingan mo. Mas lupitan mo. Huwag kang bibitaw sa pag-asang tutulungan ka ng Diyos sa minimithi ng puso mo dahil hindi siya madamot. Naiinip ka lang kaya mabilis ka magpalit ng plano o sumuko at mapagod agad. Lagi mong unahin ng Diyos. Lagi mong isipin na kayong dalawa ang may laban. Hindi ang tita mo, hindi ang nanay mo, hindi ang lolo mo, hindi ang jowa mo. Si Lord pa din ang kasama mo sa lakbay ng buhay mo. Maniwala ka ng lubos sa Panginoon at bibigyan niya sa iyo ang kasasaya ng puso mo, yung tunay mong pangarap. Kahit gaano kahirap ang buhay, kapag si Lord ang kasama mo, okay lang yan. Dreams into reality. Ang mga bagay na nangyayari sa palabas ay nagaganap sa totoong buhay. Dito po tayo sa loob ng Amazing Stories of VXL's Museum. Dito po yan sa loob mismo ng Manila Ocean Park. Isa po ito sa mga natupad kong pangarap. So habang ako po ay nandito at kayo po ay nandyan po sa loob ng screen, ay anytime po, pwede na kayong makapasyal dito. So, kita-kits! Wow! Ang ganda ng Iron Man! Manapin ko talaga ito. Ito pa ko. Ah! Ang ganda! Yeah.
Itchong, let's see, ano, yung dahan-dahan. Itchong, wait, ka? What's it wrong? Tao ni yo, chio. Achoo, no. Ojiya, anyo. Itchong, wait, itchong, wait, ka? What's it wrong? Ojiya. 打电话比你要久。 Ano lang, joke time lang yun, di ba? So, ako pa rin ang nauna kayo sa inyo. Okay. Teka, yung telepono ko. Ay, eh, ihahakit ko nga sa'yo dapat, Big Boss eh! Ah, joke time na lang! Si Big Boss ha, huwag niyong kalimutan, add ko sa Facebook. Follow his page.